Good morning, Philippines. Good morning, Philippines. Two more days, Taylor. What do you want to eat today? I don't know. What are my options? Filipino food. Well, Joshua wants Mang Inasal when he gets here. So I'll probably order one and eat here. That's fair. Buksan mo, Taylor. No, say it. Buksan mo ang binto. Say it. Ayaw mo papasok. Say it. Tao po. May tao po dito. And say, Pabili po. Well, hindi naman ito tindahan. Say it. This is not a store. Yes, it is. I'm not giving you your coffee. Ayan guys, yung coffee. Ang cleavage. Oh, that's so cute. Binili yan ni Taylor dito. Sa taas. Market yung skirt na yan. Bakit parang ang social tignan pag si Taylor ang nagsusuot? Crocs. You're just wearing that Crocs? No, I'm not wearing the Crocs. And then the top, it's from the US, right? Yeah, I don't know where I got this. I think I got American it at a local Eagle. Shop. No, a local shop back home. Is it buff? I don't know, it's just styled like that. I thought it was like... What? Look, see? Yeah, it's like that. Okay. She changed her outfit again. It's cold. It's freezing in here. Hurry up, baby love. I know. I'm waiting on you. We're waiting for her nanny and Lola. I'm waiting on baby love, baby love. You're wearing shoes? Yeah, I'm wearing my Air Forces with it. Hello. She loves the pants from Cotton On. We have to find it somewhere in Glorieta? Is it in Glorieta or? Yeah, it was in Mall of America. Or Mall Glorieta. Asia. I can't do Mall of all these countries. There's like Mall of America, Mall of Asia, probably Mall of like Germany. Yeah, we went to Brussels. Mall of Asia. That's where we bought it. But yeah. There's one. We didn't find it in Glorieta though. Glorieta? Yeah, I think that's where. I don't know. That's just where you said it was and I believed you. Dito na yung yaya ni Taylor! Ha? Dito na yung yaya ni Taylor! Ay, baby love! Love! Baby love! Wait! Don't you say anything? Say, mano po. Mano po! Takot na takot si Taylor sa elevator. It's not about being stuck in an elevator. It's about being stuck in one this small with this many people. It's gonna get hot in here really fast, and I'm gonna have to rip my pants legs off. Like, I'll get sweaty. I'll be undressed. I will. I'll be hot. I'll be freaking out. I'm not sharing my water. Like, you guys should have brought your own. It's every man for themselves. Like, you know how this weather is. You guys should have brought your own water. I'm coughing. Like, I probably have some communicable disease. Oh my gosh, okay, we made it. Daming sinabi. Isa lang sinabi. Magbanding lang kami ng aking ina at titingin-tingin sa mall. Wala naman akong bibilhin, pero kapag of course may nakursunadahan, bibilhan ko rin siya kapag may nagustuhan siya. So ayan ang aking ina. So ayun nga guys, delayed ang flight nila galing Samar, kaya kanina pa dapat sila nandito, pero tanghali na nga sila nakarating ng Makati. At buti na lang nakapag-check-in kaagad sila, kasi ang alam ko talaga ay 2 o'clock ng hapon ang check-in, pero pinayagan naman silang mag-check-in ng 12 noon kasi nga available naman yung room nila. So ito ang gusto nilang kumain sa Mang Inasal, which is gusto din ni Taylor, kaya pinasakay ko si Taylor tsaka yung aking kapatid sa isang taxi, and then kami ng nanay ko sa isang sasakyan kasi nga ang aarte ng dalawa. Purgahin na natin si Taylor sa Mang Inasal kasi ito naman talaga ang gustong-gusto niyang kainin pag nandito sa Pinas. So yun nga guys, masayang-masaya naman ako at magkasundo ang dalawa, ang aking kapatid at saka si Taylor. So ayan, nagpaplano nga sila na pumunta ng Boracay, iiwan daw ako, bahala silang dalawa. Pero si Taylor, hindi ko talaga yan papayagan kasi ako nga ang nagdala niyan dito sa Pinas, kaya ako naman ang mananagot kapag napan. Dahil masakit pa nga yung kanyang chan, ayaw niyang kumain ng manok. So hindi ko alam kung bakit dito kami pumunta, hindi naman pala siya kakain ng manok. Kanin lang daw ang kakainin niya, kaya ayan.
binigyan namin siya ng unlimited rice dahil nga ganito ang ginagawa niya sa US kapag masakit ang tiyan niya, kanin lang ang kinakain niya. At umorder nga rin kami ng lumpiang toge at gustong gusto niyang tikman kasi paborito niya talaga yan. Kahit sa US ay gumagawa ako niyan para lang sa kanya kasi gustong gusto niya yung ginisang toge. Pero ito naman ay lumpia, so I'm not sure kung magugustuhan niya. Yan, inaamoy-amoy niya muna, ganyan talaga yan siya pag kumain. Pero mas gusto ko rito kapag sinasawsaw talaga sa suka. But it's really good. Kumain din ako ng isa at ang sarap niya. Nagustuhan naman niya pero lagi nga niyang sinasabi na mas masarap pa daw yung mga luto ko kasi nga yun nga yung kanilang nakasanayan, yung mga lasa ng luto ko, yun yung nakasanayan nilang kinakain sa US kaya yun ang mas gusto. At after namin kumain ng tanghalian guys, tumingin kami ng condo. Yung kapatid ko kasi may kakilala siyang agent gawa ng ang kanyang boyfriend ay tumitingin or bumili din dati ng condo I think. So yung agent na yun ang kinausap ko din at sabi ko titingin kami ng mga unit or kung ano yung meron silang available dito. Ang ganda ng condo guys kasi bagong gawa nga lang siya, so ang linis pa talaga. Ayan, merong swimming pool, may mga jeep at sobrang lapit nga lang sa mall na yun nga ang gusto ni Tad at hinahanap niya yung condo or matutuluyan kapag umuwi kami. Kasi bala kasi namin guys ay umuwi once a year kung kaya naman ng budget. Pero itong condo na to guys, sobrang liit talaga ng room. Hindi talaga kami kasya kaya yun. Gustong gusto ko sana parang kung sa akin lang, kung kami lang, ako tsaka si Tad, pwede. Pero kahit yung kambal lang yung kasama namin ay hindi talaga kami magkakasya. Tapos yun nga, lagi pang kasama si... At ito na nga yung isang unit na available nila, ready to move in. At sobrang bet ko siya. Ang ganda niya guys, pero pwede namang gawing bed, maglagay ng bed dito sa sala kung kailangan talaga. Pero yung pinaka-bedroom talaga nila guys ay sobrang liit. Yung kaming dalawa lang ni Tad ang hindi kasya. Kahit yung kambal pwede sanang matulog dito sa bed namin. Pero hindi kami kasya ang apat. Sobrang bet ni Taylor ito at gustong-gusto niyang ipabili na sa akin. Akala mo naman may pera siya. But anyways guys, wala na silang available na 2-bedroom. So paano na kung kasama si Taylor at si Ashley or di kaya si Colton? Ayun nga guys, kahit sobrang bet ko yung condo ay umayaw si Tad dahil nga yun ang liit nga ng space. Tapos kailangan talaga namin yung malaki kaya ito na masyal na lang kami sa mall. So sabi niya magtingin-tingin na lang daw kami ng ibang condo or di kaya bahay talaga na pwede naming tirhan sa Pinas kapag umuwi kami. So ayan, kinikilig na naman ang lola nyo, si Taylor tsaka yung kapatid ko kasi ang daming mga gwapo daw dito. So ayan, namimili sila ng mga lalaki dyan sa mall. Yan ang banding nilang dalawa. Ayun guys, aristocrat. Ang aming pagkain today. Ano yung buko? Okay, paunon. Shanghai. Karton. Kanin to. The rice. What is the graph? Ito yung bao guys. Order ako ng sinigang magamus. Tapos yung nanay. Tsaka pansit. Pansit ata. Yan yung lumpia. Ayan guys. Ito ay sinigang na bangus. Tapos lumpia ulit. Tsaka pansit. Yan lang ang aming dinner.